Sino sa mga housemates ang nasaktan ka nang nalaman mo ni-nominate ka niya? Oh, may no! Answer ako dyan. Hi, I'm Rap Squad. Welcome. I'm back. Or mali yata, mukhang ako yata ang kailangan kong i-welcome dito sa outside world. Dahil, for those of you who don't know and are wondering kung bakit Miss Tulang ang ginost ko kayo, ako po ay kinasal na, Charisse. Tinataha ko po ang pagiging housemate sa bahay ni Kuya, and I am proud to say na I stayed there for a total of 65 days. Wow. Ayan, and I finished 6. Oh, kalaan niyo yun, 6 out of 17 housemates. Oh, palakpakan para sa nakakuha ng 6th spot. Pero speaking of spot, itong taong to, ang ating special guest, ang kailangan nating palakpakan dahil marami siyang dark spots. Dahil siya nga ang nakabingwit ng top 2 spot, he is the one, the oily Nathan Wane! Wow! Yes, hello everybody! Hi, Rap Squad, and hi sa lahat ng sumusuporta sa amin. Anyway, kahit nasa yung top 2 spot, dapat nasa akin pa rin ang spotlight. Okay, ikaw alam na yan. So, earlier today nga, kami po ay nagtanong sa aming mga respective Instagram accounts ng mga questions tungkol sa pagiging housemate nga sa loob ng bahay ni Kuya. Ready ka na ba? Ready! Galing to kay Wanners Visual. At ang tanong niya, what is your initial reaction when you find out you are an official housemate of Pinoy Big Brother? Yung season kasi namin, it happened during the pandemic. So it's normal na kailangan namin mag-undergo or mag-stay muna sa quarantine facility. And habang nandun kami, laging sinasabi sa amin na as long as hindi ka pa nakakatapak sa bahay ni Kuya, hindi ka pa official housemate talaga. So nag-sink in talaga sa akin na, oh my gosh, this is really happening, na housemate na talaga ako. Nung moment na ini-introduce na ako at kami ni Bianca and ni Tony. Wow. So sobrang saya ko, gusto kong i-share yung fact na I am now a housemate. So hindi, medyo na deadma ko si Tony at Bianca. Even though ang gaganda nila, siya agad yung una kong nilapitan, kinausap ko siya. Because I am so happy and I wanna share it with my family. Aww. Doon din sa loob ng quarantine, sinabihan na rin tayo ni Bianca. So nung nandun ako sa loob ng quarantine na hotel, niloloko pa ako ni Bianca na sasabihin niya in a way na para bang bad news. So sabi niya, I'm sorry, but you have to say goodbye to the outside world. And sobrang exciting yung pakiramdam kasi hindi ko in-expect yung good news dahil yung anticipation ang pinaka nagpapahirap pagka nandun ka sa loob. Yung inaantay mo kung ano yung resulta. And true enough, nakapasok sa loob ng bahay ni Kuya at nung inintroduce na kami, nandun na naman si Bianca at sinabi ko sa kanya, hi Bianca, it's nice to see you again as if we're close. Pero dahil dun sa moment na binigay niya sa akin ng good news, para sa akin, naging close talaga kami dun dahil that news will be in my mind forever. What is your expectation bago kayo makalabas sa bahay ni Kuya? Hala, what is your expectation bago kayo makalabas sa bahay? No, I mean, syempre, diba nasa loob din ang bahay. Oh. So, anong ina-expect mo paglabas mo? Oh. Oh. Milty ka ba? Bakit? Boba? Huy! Ang expectation ko is that my family has supported me, pero it exceedingly yung expectation talaga kasi paglabas ko ng bahay, hindi ko alam na mother ko may Twitter na. My wife has been singing sa Kumu. My daughter has learned to watch Kumu live. Ate ko was all of the page sa social media niya was about me and Rap. I expected their support pero hindi ganun katindi. To that extent, yeah. To that extent na sobra-sobra na talaga. And I think that it's overwhelming to the point na I don't think it's possible, but then the possibility came into place dahil love namin ang isa't isa. Aww. And it's because of love. Expectation ko, since hindi naman ako na marami magkakagusto sa'yo. Expectation I mean, hindi mo naman paglabas. Ako nag-put up ng show, hindi naman ako nagpaka-ibang tao. Ang ginawa ko lang is nagpaka-totoo. And with that, I am aware na ang dami kong flaws na ako ay minsan ay maarte. Minsan lang? Okay, all the time, maarte. All the time, tamad and matakaw. Yeah. So, in-expect ko na siguro magkakaroon ng negative opinions about me, magkakaroon ako ng mga bashers, ganyan. But ni isa
Kahit nag-effort ako na maghanap ng negative comment about me, wala akong makita. Baby ka pa kasi. No, pero that is so amazing dahil sanay ako na nagkakaroon ako ng bashers. Totoo. Through my channel, through my vlog. Aminin ko dito, nagagawa kong mag-portray a certain role. Pero doon sa bahay ni Kuya, imposible kasi na for 2 months na magpo-portray ka ng role. Magpapakatotoo ka talaga. And what happened is, doon pa ako mas, feeling ko ah, mas minahal ng tao. Yes! Pinaka nakakahiyang pangyayari na nagawa mo during PBB journey. Ang alam ko si Raph na videohan ng Jumejeb. Yeah! Yun yung sitwasyon ko kasi hindi naman nakakahiya gawin yun dahil lahat naman tao ang totoo, ginagawa yun. Pero ba't bibidyohan yun sa national TV? Yun na nga eh! Lahat kami tumatae pero ako lang yung may footage na tumatae. To be fair naman with them, iningatan naman nila. Oo, ang nakita lang at the back of my head. And it's part of the storyline kasi may task kami na bawal kaming umupo. And whenever we would sit down, gagamitin namin yon as a strategy para makapagpahinga din lahat kasi the time will go down. So, pinakita kung paano namin ina-undergo yung process ng strategy na yon. Kaso yun nga lang, ako yung napag-tripan. sa akin, ang nakakahiya na pangyayaring nagawa ko sa loob ng PBB, probably yung naamoy nilang lahat yung utot ko doon. Kasi hindi mo maiwasang umutot doon eh. Nasa isang bahay lang kayo eh. Nung umutot ka ba nandun si Roque? Wala. Wala! Buti na lang. Wala si Roque doon. So ang tinamaan nun sila si Ham. Then sabi nila si Ham parang, what is that smell? Ikaw pala yun. Ako yun. Eh, nandun ka rin, di ba? Yes, nakita ko yun. Andun ako. Ako yun. Sabi nga nila sis parang, bro, I wasn't able to escape, bro. Ganun, kasi talagang inipit ko, pero nakawala pa rin kasi iwan ko ano kinain namin nung araw na yun. Message mo sa taong nang iwan sa'yo habang nasa loob ka ng bahay ni Kuya. Iniwan eh. Yeah. Papabait pa naman siya dun sa loob. Akala niya yung parang crush-crush niya dun sa loob. Hindi, nakikisama lang siya. Kunwari, crush-crush niya lahat. Pero, naku, lahat naman, ganyan lang naman si Raph. Tapos sinasabi niya pa naman kila si Ham na, I think he's the one. Tapos yung paglabas, agoy! Backstory, bago ako pumasok sa loob ng bahay, meron akong relationship. Tapos, yun nga, sabi niya, akala ko he's the one. Akala ko I'm in a super healthy relationship. Kaso, akala ko lang pala. Kasi, the moment na umalis ako, na-evict ako, part of which, kung saan, hindi ako masyadong nalungkot, kasi I'm excited to tell him na walang araw na hindi kita inisip, walang task na hindi ikaw yung naging motivation ko. Tapos, nung nakuha ko na yung cellphone ko, sabihin ko na nga yung mga thoughts ko, kung paano ko siya na-appreciate. Nabasa ko na sinabi niya, I have no feelings for you anymore. Tsaka, I'm already seeing someone else. And, syempre, nasaktan ako, nalungkot ako, nagkaroon ako ng parang urge para sumbatan siya. Sinabi ko sa kanya na bakit naman ganun? Alam mo naman na yan yung bagay na hindi ko kayang tanggapin. So you left me no choice. It's sad lang kasi you became my inspiration there. Oh. Tapos sabi niya sa akin na gusto pa daw niya akong tawagan, mag-apologize daw siya ng mas maayos. Sabi ko no na hindi na makakatulong. Right now, ang kailangan ko na lang gawin is replace you as my motivation at gagawin kong motivation ako and yung naging growth ko sa loob ng bahay in order to move on. At feeling ko nagawa ko siya ng mas mabilis and right now I'm fully moved on kasi hindi lang ako yung tumulong sa sarili ko pero pati yung love ng people nga supporting me. Grabe yung overwhelming love na binibigay niyo kasi before yun yung nagbigay nito eh. And I am willing to be a single mom for this piggy. Kasi he is special to me as well. Oh, anyway, sa loob ng bahay. Yeah, ayun nga kung siya yung nagbibigay dati sa akin ng feeling na ganun. Ngayon, it's the people who support us. Sila yung nagbibigay sa atin ng motivation and reminds us of our worth. Na tayo ay kamahal-mahal! Yes. And next time, I promise, I won't settle for less. Yes! Anong pinaka-favorite mong advice ni Kuya sa'yo? Housemates. Nathan, hinahangaan ko ang iyong relasyon sa iyong asawa na ang pag-ibig ay isang pagpili. Sa araw-araw, pinipili mong mahalin ang iyong kasama.
sa bawat panahon, kahit anuman, ang problema na darating dito. Yun. Well, para sa akin, it's an advice din kasi there are some things that you cannot put into words pero gusto mo maalala. Something that would remind you na pagka confusing times gets in the way of your life. Alam mo na mayroong isang tao na nagsabi sa iyo noon. Somebody important, somebody that you gave respect to. Can you listen to? You listen to, and then binigay niya sa iyo yung those kind of words, you would be reminded. So for me, it's still an advice. Pagka ganun ang application. As for me, it happened nung yung harapang nominasyon tapos nagbabato ng mga ping pong balls. Harapang shower call? What? No, sabi niya sa akin, what happened? Bakit daw hindi ko tinuloy? Kasi di ba na-shoot ko kay Michael, bakit hindi ko natuloy kay Zach? Tapos sabi ko, kuya, natakot po kasi ako, baka masira yung relasyon namin. Tapos sabi ni kuya, Raph, sa tagal-tagal niyo dyan, I expected na you would consider each other as family na. Actually, I admired you, Raph, nung inamin mo sa family mo kung ano yung sexuality mo. And that's because alam mo na they will back you up. Alam mo na family, even though they might get sad sa sasabihin mo, in the end, they will accept you. Sana ganun yung naging attitude mo. Kalinga. Kaya nga eh. Kaling ni kuya. Okay, kuya. Next time, isushoot ko na yung bola kay Zach. Sino sa mga housemates ang nasaktan ka nang nalaman mo ninominate ka niya? May answer ako dyan. Nung nomination process, malalaman lang namin yon after we got evicted na. At isa yan sa mga una kong pinanood, tinignan ko. Even though hindi naman talaga ako officially na-nominate sa normal nomination process, tinignan ko pa rin kung merong nag-nominate sa akin. At medyo na-hurt ako nung ninominate ako ni Sam Douglas. I considered her as my bestie and at the same time, alam ko na pareho lang kami ng ginagawa sa bahay. Pareho kami naghuhugas ng pinggan. Siya ang nagsusopa ko nagbabanlaw. And ang reason niya for me is I don't do chores daw. Oh my goodness, Sam Douglas. Pero you know what? It got resolved na kasi harap-harapan. Tinanong ko siya kung bakit niya ako ninominate Roll VTR. And I can't believe we're finally outside. There's food in my mouth. Hello! And I can't believe you nominated me! I had to! You nominated me! That was when we weren't super close. Yeah. I love you. Love you! Really? Harap-harap! And there, as you can see, sabi naman niya na by that time, hindi pa kami masyadong close noon. At saka, she had no choice. And true guys, kapag nandun ka sa loob ng bahay, meron talagang mga pinapagawa si Big Brother because it is a competition na pwedeng maging labag sa aming mga housemates pero we really have to. Wala kaming choice kundi gawin yun. So, I understand her naman. Yeah. Ikaw, kanino ka nasaktan? Alam ko lang na it's part of the game. Wala naman. Siguro kung ninominate mo ako. What? Loko ka, ninominate mo pa ata ako. What the f***? Hindi, ano? Hindi, loko lang. Barreto sisters. Is there a chance na magkaroon ng Lizeth collab? I love you, Ref. Yes, of course naman. Lahat ng mga housemates ko may chance na magkaroon ng exposure dito sa aking channel for a collaboration video. Ayan, and napag-usapan namin yun nila sis actually nung nasabay kami na evict na magko-collab kami for a cooking challenge, cooking show. Let's see. And si Nathan din ay magkakaroon ng podcast sa kanyang channel. So sure. Alam nyo naman, we're so close nila sis. That's my brother, yo. Yes. So it just means that eventually and sooner than later, we're gonna be collaboration with Laziz in Uzbek. Huh? Joke lang, dito lang sa Pinas namin. Next question, this is a controversial one from Feb Ali. Feb Ali, ano ba naman yung tanong mo? Ano masasabi mo about dun sa sinabi ni Michael na parang umaacting lang kayo ni Nathan? Feb Ali, reaction sa nasabi ni Michael. Okay. So, syempre, just like the nomination process, nalaman ko rin to when I got evicted na. At Michael, napakaswerte mo na this version of Raph ang nakarinig nun and not the version 3 or 4 years ago. You know why? Because I was able to handle it with so much understanding. So, naintindihan ko na right at that moment, maaari, or for sure, hindi mini ni Michael yung mga sinabi niya. There was a blur of adrenaline.
sa mga nabitawan niyang words. At alam ko din na sometimes, especially sa competition, hindi mo maiwasan na mag-overthink o kaya naman mag-assume ng mga bagay-bagay. But you know what? Eventually, nung nagkaroon kami ng grand reunion doon sa Bulacan, Michael talked to me, sabi niya, sorry Raph, sorry talaga. Actually, even ako, sabi niya, hindi ko alam na ganun pala yung mga nasasabi ko. And hindi ko talaga meaning yun. So that further confirmed yung mga iniisip ko na baka nga hindi yun yung meaning niya. Close friends talaga kami ni Michael dun sa loob ng bahay ni Kuya. O napapansin niyo naman, Lasis, me and Michael, pag nagsama-sama kami, yung kulit namin talagang, Soldier Michael! Soldier Lasis! Ganun-ganun na kami. Sa akin, bilang a close friend or a brother or whatever you might call it, broski, I don't judge a friend by just one scenario na nangyari. Everybody does mistakes. Sabi nga ni Miley Cyrus. Di ba yung favorite kanta mo yun? Everybody does mistakes! Ano ba yan? Inaalog-alog eh! Ganun yung style kasi daw. Huwag mong gawin! Ang ibig sabihin ko lang doon is, hindi ko huhusgahan ng isang tao sa isang scenario na nangyari. Lalo't lalo na kung kakilala ko yung tao na yun o kaibigan ko. And nag-apologize sa akin si Michael, to be honest, para malaman nyo lang din. And alam nyo, kung halimbawa man na sumama ang loob nyo kay Michael nung time na yun, hindi ko naman din i-discredit ang inyong nararamdaman. Hindi ko kayo papagalitan na huwag nyong entertain yung emosyon nyo na yun. Kasi ibig sabihin nun, mahal nyo kami at concerned kayo sa amin. I'm just trying to say what I feel and my own point of view na para sa akin, maaaring nagkamali si Michael pero humingi siya ng tawad at isang paraan para mas mapagtibay ang pagkakaibigan ang pagpapatawad. Yes. At nakita ko na si Michael is a very genuine person. Kahit nung magkausap kami, nung kami lang walang camera, alos yakapin ako ni Michael para humingi ng tawad. Pero sabi ko, wala kang kailangan maraming sorry sabihin dahil hindi kita hinuhusgahan doon. Because it's normal. Humans do that. Humans sometimes make mistakes. Humans sometimes judge others. And we don't judge back by just one scenario. So, yun lang naman. Sa paglabas nyo ba ng bahay ni Kuya, hindi ka galit kay Johnny Doy? Huh? Marky. Ah, Marky. Initially, sa loob ng bahay, irritable ko kay Marky talaga. I feel so uncomfortable when he is around. But, sabi nga sa tanong, sa paglabas. Ayan, sa paglabas niyo sa bahay. Lumabas! No, I mean, hindi na. Hindi na ako galit sa kanya. Hindi na ako irritable. Wala akong na-feel na galit. Kasi, very good yung pagkakasabi ni Big Brother. Very cutie. Na, hindi naman talaga yun yung ugali ni Marky during that time. Sinabi niya na he is only doing a task. And naintindihan namin yun kasi yan talaga si Kuya. Minsan malakas ang trip yan. Merong mga pinapagawa sa amin na talaga, pero we have no choice. And si Marky din, hindi siya nagkulang na mag-apologize sa akin and to our family as well. Ako naman, hindi naman ako nagalit kay Marky. Galit lang ako dun sa sitwasyon na nangyari. Kasi what happened was, it's seemingly out of control yung pagbato ng gamit na baka may masaktan. So, syempre, pagka ganun ang nangyayari, kahit naman sa aking mga anak o yung meron akong baby, si Summer, 4 years old siya. So, ang ginagawa niya minsan, nagbabato siya ng gamit na tinatamaan niya yung ate niya, nasasaktan si Andy. So, hindi ko naman pwede sabihin na, Summer, very good, Summer. Syempre, anong klaseng tao naman ako noon o klaseng tatay. Ganon din when it comes to other people. And you're kind, but if you're kind, me and Raph and other housemates, it doesn't give the license for somebody to abuse you even if you're kind. Yes. Kaya ang pagiging galit o ang isang reaksyon ng galit, normal lang na lumalabas sa isang tao dahil yun ay isang binigay sa atin ng Diyos to defend our beliefs. Bigyan tayo ng tapang o lakas ng loob na para bang i-arrest mo ang palagay mong hindi tama. So I think that's a form of bullying yung pagbato ng gamit and I don't want anybody to get bullied, especially my housemates. At akala ko during that time baka may makasakit siya o baka lumala pa ang sitwasyon dahil nakita ko rin ang mga paghatak niya kay Michael at pagtulak kay Lasis na maaaring maging physical pa o mas maari pang lumala. Kaya ako nagalit in a way to arrest the situation pero not in a way
to burden the person. At lalong i-burden ko yung sarili ko na daling ko pa yung galit hanggang paglabas ng bahay. Hindi na. You're showing so much love para sa amin, guys. And there's no more room for hate. Yes. Give love to each and everyone. Expect love from the people who loves you. And don't leave room for hate because that would be the pest. So, maraming salamat una, Nathan, for joining me dito sa aking comeback la episode. Hindi mo kailangan pasalamatan dahil kakailanganin din kita sa mga videos ko. Of course, kaya I got you. Kaya it's just a give and take. So, ilaban mo ang ating pamilya. Let's go! Hindi lang dun sa laban within sa loob ng bahay ni Kuya. Salamat sa suporta nyo. Kundi, magkakaroon din ako ng mga new videos sa aking channel. My channel is Nathan Wane. At doon magkakaroon tayo ng mga podcast with some interesting guest na talaga namang gusto nyo ring marinig at makasama. And we are setting it up already. May nakausap na kami. Oh, one of your favorite talaga. I'm sure, di ba? I am sure as well. Excited, sir. Magkakaroon din kami ng future collaboration sa video. Pero bago yan, this video is for you. I-plug mo ang mga social media accounts mo na tan. Please follow me at my Instagram para malaman nyo ang lahat ng magiging schedules ko. It's Nathan_Wane. And my TikTok page is Nathan_Wane. Tapos meron ako sa Kumu. It's PBB Nathan. It's live every Wednesdays, Fridays, and Saturdays, 9:30 PM. Any changes sa time, sasabihin ko sa inyo. Pero sa ngayon yun pa lang. Please follow me! Dahil talaga namang I want to give back to all of you, all of the people who are watching here. Yeah, and ako naman, iniba ko yung aking Instagram handle. Ako na po si Raf_Wane sa Instagram. At about Raf naman din dito sa YouTube along with TikTok. Ayan, so it's a wrap. Thank you guys so much. And I will see you guys again soon. Raf sa EDSA, let's go! Till you're bucks. Give the feeling that you don't really give a